exclusive. Lalaking naaktuhan ng aming team na pinubugbog sa kalsada. Suspect umano sa kidnapping? Mga nambugbog sa kanya, mismong mga biktima raw ng suspect. Mga bagong barkong pandigma ng Philippine Navy magiging armado ng mga missile na kayang tamaan ang malalayong target na di pakita sa barko. Big time rollback sa presyo ng diesel. Halos 4 piso kada litro. Metro Manila halos mangulelat pagdating sa urban mobility o pagbiyahe ng mga tao ayon sa isang pag-aaral. DOTR, sinisigurong may mga transport project naman daw na permanenteng solusyon. 100 pesos na accident insurance na sinisigil na sa mga turista sa Boracay, mandatory nga ba o optional lang? Wala pang Disyembre, pero presyo ng ilang pailaw sa tinaguriang fireworks capital sa Mocawi, Bulacan, nagtaas na. Bilang na mga namatay dahil sa dengue ngayong taon, halos triple raw ang itinaas kumpara noong 2021. At Kapuso News personalities at celebrities, pinasaya ang face-to-face party ng Kapuso Brigade. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gitna ng nahulikam na bugbugan at agawan ng baril sa bahagi ng EDSA, lumutang ang isang umano'y modus. Ang mga inaalok na pagsanlaan ng lupa, e bigla raw dinudukot para makuha ang dala nilang pera at ATM. Yan mismo ang sumbong ng mga inabutan ng GMA News kung bakit nila kinukuyog ang isang lalaki sa Balintawak, Quezon City. Mabuti na lang daw at nakalas ang pagkagapos ng isang umano'y biktima kaya nagawa raw manlaban. Narito po ang eksklusibong pagtutok ni Joseph Moro. Dumadaan ng team namin sa bahaging ito ng EDSA Balintawak na matsyempohang nagpapambuno ang mga lalaking ito. Ang isa, duguan na ang muka. Pinukpok din ng baril ng isa pang lalaki ang lalaking nagpupumiglas. Sa gitna niyan, nag-aagawa na pala ng baril ang ilan sa mga lalaki. Pero lumalabas na hindi ito simpleng away-kali. Dahil ang lalaking binubugbog, inaakusang isa sa mga nagtangka umunong dumukot sa grupong umuupak sa kanya. Ayan po yung ano, yun po yung nagsako sa akin tsaka nagtali. Nanginginig pa sa takot ang isa sa kanila habang nasa leeg pa rin niya, ang pinampiring daw sa mata at ipinambusal daw sa kanyang bibig. Hindi namin ipapakita ang kanyang mukha para sa kanyang kaligtasan. Nakipagkita raw sila sa lalaki at mga kasamahan nito sa Silang Cavite para raw tingnan ang lupang umunoy isasangla ng mga ito. Pero pagdating nila sa Cavite, dinudukan kami ng baril. Tapos dinala kayo kung saan-saan? Hindi po, nung una-muna pinaluhod kami, pinapayuko kami, tapos tinali ako. Yan yung itong nagtali sa akin eh. Kinuha rin daw ang kanilang dalang pera pati ATM. Gamit ang sasakyan ng mga biktima mula Cavite, inikot-ikot sila ng mga lalaki habang nasa loob ng sasakyan, nakakalas sa pagkakatali ang ilan sa kanila hanggang sa makarating sila dito sa Balintawak. Sumugal na raw sila na kumawala. Nakorna nila ang isa sa mga umunoy dumukot sa kanila, nakatakas naman ang kanyang kasamahan. Dito nagtapos yung kidnapping no, noon sa mga biktima. Sabi nila mula Cavite, 10 oras sila na pinaikot-ikot hanggang makahanap sila ng pagkakataon na makatakas at makapalag mula dun sa kanilang sinasakyan. Alam namin, papatayin kami. Kasi sumenyas na sila eh. Na pagdating dun eh. Pagdating saan? Sa ano nila, hideout nila. Hindi nila sinabi. Basta bandang Bulacan daw eh. Nagkaroon po kami ng time na makawala sa taling nila. Okay. Tapos yun, nagtulungan kami sa loob. Tapos nakatakas yung ano, ipang kasama. Dinala sa ospital ang lalaking sinasabing kabilang sa mga dumukot sa grupo. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 Horas. Kayang magpakawala ng missile at patamaan ang target na di kita sa barko. Ilan lang yan sa mga kakayahan
ng dalawang bagong barkong pangdigma ng Philippine Navy na posibleng i-deploy sa West Philippine Sea. Nakatutok si Rafi Kima. Sa mga tensyon sa dagat, malaking tulong raw ang pinakabagong barkong pandigma ng Philippine Navy. Maliit man kung titingnan, malaki ang kayang gampanan nito sa pagubantay sa ating mga teritoryo. We are still discussing where they shall be deployed, but most likely priority areas are of course in the West Philippine Sea and Southern Philippines. Parehong modelo ang dalawa na kapwa missile capable fast attack interdiction craft na kabilang sa Acero class patrol gunboats. Kaya nilang magpakawala ng missile at patamaan ang target na di kita sa barko. Even if the target is on the other side of the mountain, you can still hit the target as long as target acquisition is accurate. Kanina, formal silang kinumisyon sa serbisyo bilang bahagi ng Philippine Navy matapos ang dalawang buwang sea trials. Pagkatapos mag-refuel sa Cavite, ay didiretso na sila sa pagpapatrolya. Ang unang barko o ang PG-901, tinawag na BRP Nestor Acero, habang ang PG-902, tinawag na BRP Lulinato Toong. Kapos sila ipinangalan sa mga Medal of Valor awardee mula sa Philippine Navy, na binigyang pugay ng Executive Secretary Lucas Bersamin na panauhing pandangal sa seremonya. I am honored to be part of this significant occasion of integrating ships into active service and naming them in honor of the heroism exhibited by Private First Class Nestor Acero and First Lieutenant Lulinato Toong, both of the Philippine Marine Corps. Siyam na ganitong barko ang inorder ng Philippine Navy mula sa Israel Shipyards. May tatlong barko pang i-assemble sa Philippine Navy Shipyard sa Cavite bilang bahagi ng transfer of technology aspect ng programang nagkakahalaga ng 10 billion pesos. Ang apat na iba naman, i-deliver sa susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Good news po sa mga motorista, may big time rollback sa presyo ng diesel bukas. 3 piso at 75 sentimo ang kaltas sa kada litro niyan. May rollback din sa gasolina, 85 sentimo kada litro ang bawas presyo bukas. 2 piso at 65 sentimo naman ang rollback sa kerosene. Sa pagsusuri po ng GMA News Research, base sa datos ng Department of Energy, kabilang ang ipatutupad na rollback bukas. Magiging mahigit 60 hanggang halos 80 piso ang kada litro ng diesel sa Metro Manila, mahigit 50 hanggang mahigit 80 piso naman ang gasolina, at mahigit 70 hanggang mahigit 80 piso rin ang kerosene. Usapang pahirap naman sa mga commuter, halos kulelat ang Metro Manila sa buong mundo pagdating sa pampublikong transportasyon at urban mobility. At dahil imbis na ipahinga, nasasayang po ang oras ng maraming Pilipino sa kalsada. Humingi ng paumanhin at may pangako ang Transportation Department. At yan po ang tinutukan ni Maki Pulido. Siksikan, balyahan, o di kaya'y pila na tila walang katapusan. Ganyan ang araw-araw na hinaharap ng marami nating kababayan na nagko-commute, papasok ng trabaho o eskwela. Idagdag pa ang katakot-takot na traffic na bubunuin bago makarating sa paroroonan. Si Annalyn, para makapasok at makauwi ng trabaho noon, 7 oras ng kanyang araw ang kinakain ng pagko-commute. Dahil halos wala na raw pahinga at nagkakasakit na, nag-resign tuloy siya sa trabaho. Kasi nakatayo ka na tapos maghapon ka pang tatayo sa trabaho. Minsan tulog ko 6 hours na lang Si Michael, kahit nga raw makapagdekorasyon man lang ngayong Pasko, wala na rin panahon dahil 3 oras din ang commute papunta pa lang sa trabaho. Mas may magagawa pa sana ako sa bahay kung mas maaga pa ako. Kaya nakapagtataka pa ba kung sa huling pag-aaral ng Oliver Wyman Forum ng Berkeley University sa 60 syudad sa iba't ibang panig ng mundo, halos mangulelat ang Metro Manila pagdating sa urban mobility o kahandaan ng transportasyon para makakilos sa syudad. Pang 58 ang Metro Manila na sinusundan ng Nairobi at Lagos sa Africa. Sa pampublikong transportasyon, di rin nalalayo ang Metro Manila na nasa 56 sa listahan.
Ayon sa Urban Readiness Mobility Index 2022, may iba't ibang klase naman ng transportasyon sa Metro Manila pero maaari pang mapabilis, mapamura at maiwasan ang siksikan sa mga pampublikong transportasyon. Pino na rin ang hindi magandang kalidad ng mga kalsada sa syudad, congested at polluted na raw ang Metro Manila pero makakatulong kung mababawasan ang mga pribadong sasakyan. Kung pahirapan lang sa pagsakay, di na raw yan balita sa mga commuter na araw-araw itong nararanasan. Para sa maraming commuter, ilang oras na nga ang nauubos para lang makasakay papunta at pauwi mula sa trabaho. Wala na nga raw iba pang magagawa, nauubos pa ang oras para sana sa pahinga. Ayon kay Regine Regidor, isang transportation expert, napag-iwanan kasi talaga ang Pilipinas sa mass transportation. Ang subway halimbawa na ngayon palang itinatayo, dapat sana'y noong 1970s pa ginawa. Hindi na nakahabol ang pampublikong transportasyon at kalsada sa pagdami ng commuter. Pinalala ito ng pandemya dahil hindi pa nakakabalik ang dating bilang ng mga pampublikong sasakyan. Pero makakatulong pa rin daw sa short term na ituloy ang rationalization ng public transportation. Halimbawa, mga rutang bus ang prioridad dahil mas marami itong naisasakay. So rationalization includes yung route rationalization pati yung ano type of vehicle na magse-serve ng routes na yon. Ang challenge of course is to try to identify ano yung routes na pwede mong gawing quick wins nga, no, so to speak. Tanggap ng Department of Transportation ang mababang rating ng public transportation ng Manila. Humihingi ng pag-unawa si Secretary Jaime Bautista hanggat matapos ang kanilang mga proyekto na magbibigay daw ng mas permanenteng solusyon. May mga transport projects daw na isasagawa pero matagal pa bago ito maramdaman ng mga mananakay dahil long term ang kanilang tinitignan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Sinamaan na rin ang inflation o taas presyo ang mga pailaw at paputok. Naobserbahan yan sa Bocaw, Bulacan at tinaguri ang fireworks capital of the Philippines kahit wala pang isang buwan bago ang salubong sa bagong taon. Ang mitya, alamin natin sa pagtutok ni Cedric Castillo. Para mas masulit ang puhunan, maagang nag-canvas ng paputok ang mga negosyanteng sina Angeline at Marz. Mula sa dinarayong compound na ito sa Bukawe, Bulacan, ibebenta nila ang mga ito sa Cavite. Pero imbis na makamura, doble pangaraw ngayon ang bentahan ng ilang paputok. For business purposes, hindi siya good kasi may mga changes sa puhunan na nagbago. Kailangan mo ibenta siya. Upgrade din yung ano, yung benta mo. Kasi para hindi loge. Eh, hindi namin na ano ng pwesto. Baga pag sa online na lang, mas madaming nakakita. Mabibili talaga kasi yung ano kasi new year minsan lang talaga. So kailangan ng mga tao. Sa aming pag-iikot, tumangging magpa-interview ang mga nagtitinda pero sa mga presyong ibinigay nila sa amin, lumalabas na nasa 800 hanggang 1,000 pesos na ngayon ang bentahan ng kada 100 pieces na kwitis. Noong bago mag-pandemic, aabot lamang daw ito sa 500 pesos kada bulto. Ang lucis na dating 25 to 30 pesos kada 10 piraso, 50 to 60 pesos na ngayon. Kung dati 40 pesos lang ang small fountain, ngayon 90 pesos na ito. Ang mga pyrotechnics, nagsitaasan din kumpara noong mga nakaraang taon. Ang 16, 25, 36 at 96 shots mula 1,500 hanggang 5,000 pesos ang itinaas bawat isa. Ayon sa Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association, kakulangan sa supply ng mga sangkap ang naging mitya ng pagsipa ng bentahan ng mga paputok. Yung mga chemicals po in the first place, late din po na dumating dito sa atin. Nagkaroon din po ng aberya doon po sa China, for example. Nahirapan din po silang magpadala dito. Apektado rin naman kami sa tuwing magtataas din po yung mga gas, diesel. Apektado na rin po yung papel na ginagamit. Ultimo stick na ginagamit. Panali po na dinibili na rin po sa local market. Tumaas din po. Sa ngayon, mangilan-ngilan pa lang ang namimili ng paputok sa Bukawe, Bulacan. Pero pagkatapos daw ng Pasko, simula na ang dagsaan. Last year po, tumaas naman din po yung mga presyo. Yung pagkaya lang yung latter part na po ng December.
Unlike ngayon, medyo maaga pa lang, medyo nakataas na. Samantala, nagpaalala naman ng Philippine National Police sa publiko na nananatiling mahigpit ang regulasyon ng national government sa mga paputok. Dapat po, per community po ay may designated na po tayong firecrackers display zone at yung community display areas ay dapat po as early as now ay may na-identify na po yung ating mga respective LGUs para dyan po i-display ng mga retailers po natin yung kanilang ibebentang paputok. Ayon sa grupo ng manufacturers ng paputok, wala naman daw dapat sisihin sa pagsipa ng presyo ng kanilang mga paninda. Pero katulad daw ng iba pang mga lehitimong negosyo, sana raw silang mga lisensyado ang tangkilikin ng mga mamimili. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Tungkol po sa kuryente, umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na irereconsidera ng Court of Appeals ang inilabas nitong Temporary Restraining Order, TRO, kaugnay sa kasunduan ng South Premier Power Corporation o SPPC at ng Meralco. Ayon po sa Pangulo, posibleng magdulot ng taas singil sa kuryente ang pagsuspinde sa bisa ng Power Supply Agreement o PSA ng dalawang kumpanya. Sana raw ay isaalang-alang ng CA ang magiging epekto sa mga ordinaryong mamamayan. Noong nakarang Webes, November 24, inilabas ng 14th Division ng Court of Appeals ang TRO kasunod ng petisyon ng San Miguel Corporation subsidiary. Sa ilalim kasi nito, hinihiling ng SPPC, San Miguel Corporation at ng Meralco na magtaas ng singil dahil sa anilay mahal na gasto sa coal at natural gas na ginagamit sa paglikha ng kuryente. Nauna na itong ibinasura ng Energy Regulatory Commission o ERC dahil labag-anila ito sa PSA. Sabi naman ng SPPC, labag sa mandato ng ERC ang desisyon nito na pinapwersa silang i-absorb ang pagkaluging aabot na sa bilyong-bilyon dahil sa patuloy na gera sa Ukraine. Sabi naman ng Meralco, hindi pa nila matukoy ang aktwal na epekto ng TRO sa generation cost. Pero sisikapin nilang patuloy na maging manageable ang kanilang mga rate. Kung may epekto raw ito sa consumer, papasok ito sa Disyembre at mararamdaman sa Enero. Si Carol Israelis Guerra. This is your captain speaking, taking off. Isang pamilya ni Carol sa libo-libo na kinabang sa Pantawid Pamilya Program sa Metro Manila, 2012, nang makasama ang kanyang pamilya sa 4-piece hanggang sa nakatapos siya ng high school at kolehiyo at ngayon, isa na siyang pinoto. Sinama ako ng 4-piece sa ESGPP or Expanded Student Grant in Aid Program and nasuportahan yung college ko and yung sumuporta sa akin sa pre-flying talaga is yung RA10931 which is pre-tuition sa lahat ng colleges. Sa kanyang speech, sa graduation ng mga higit 500 pamilyang benepisyaryo, hindi maiwasang maging emosyonal ni Carol. Kay sera, sera, whatever we be, okay. Bagaman pasok pa ang kanilang pamilya sa programa dahil nag-aaral pa ang dalawa niyang pamangkin, inaasahang magbobolontaryo na sila sa pag-graduate sa programa kapag kumikita na si Isguera bilang piloto. Umasenso na rin daw kumpara noong magsimula sa Pantawid Pamilya Program noong 2010 ang pamilya ni Jean. Kung dati raw, lugaw ang pirmi nilang kinakain, ngayon... Ngayon po, 5 beses kaya nang kumain, 6 beses kaya nang kumain sa isang araw. At talagang yung tulong ng programa para ano at dagdagan din siyempre ng sipag at syaga naming mga magulang ay talagang hindi imposible na makakatawid ka sa kahirapan. Nagtatrabaho na rin ang panganay ni Jean habang nasa high school pa ang dalawang anak pero kaya na raw nilang tumayo sa sariling paa. Isa si Jean sa mga benepisyaryong pamilya ng 4-piece program na nagsipagtapos ngayong araw matapos silang maging self-sufficient. Maaari rin mag-graduate sa programa ang mga pamilyang lagpas 18-year-old na ang anak. Ang pagtatapos ng benepisyaryo, pagpapatunay daw na tagumpay ang programa. Kung may investment tayo, palagi kong sinasabi it's the kwenta. Undergraduation is the kwento. Ito talaga yung mga kwento ng ating mga beneficiaries kung paano sila nakaahon at paano makikita yung pagbabago sa kanilang pamumuhay, specifically sa kanilang economic situation. Una nang inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang DSWD na linisin ang listahan ng 4-piece.
sa 1.3 milyon na unang tinukoy ng kagawaran na pwede na maalis sa programa dahil nakaahon na sa kahirapan. Sabi ng program manager ng 4Ps, hindi raw lahat sila gagraduate sa programa kundi ang tinatayang nasa 400,000 lang na mga benepisyaryong tiyak nang may kakayahang tumayo sa sariling paa. Kasi yung iba naman, alam naman natin na nag-COVID-19, di ba? Maraming nawala ng trabaho, kaya binalikan talaga namin. Binahay-bahay talaga kasi gusto naming makita personally yung kanilang sitwasyon sa kanilang pamamahay. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Mas maraming Pilipino po ang naniniwalang patungo sa tamang direksyon ang Pilipinas base po sa pinakahuling tugon ng masa survey ng grupong Okta Research. Sa tanong kung nasa tamang direksyon ba ang Pilipinas base sa mga inilahad at ipinatutupad na programa at polisiya ng kasalukuyang administrasyon, 85% ang nagsabing oo, 6% ang nagsabing hindi, at 9% naman ang hindi raw alam o di kaya'y tumangging sumagot. Ginawa ang survey noong October 23 hanggang 27 sa 1,200 individual, edad 18 pataas at may margin of error na plus or minus 3%. Ayon po sa Okta Research, sariling kusa nila ang survey at hindi umano kinomisyon. At susunod, halos tripleng pagtaas ng mga kaso ng dengue sa bansa ngayong taon. Ano kayang dahilan? Isang 100 pisong dagdag na sinisingil sa mga turista sa Boracay, mandatory ba o optional lang? At ang bagong milestone sa buhay mag-asawa ng mga bida ng Crash Landing on You. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy po ng 24 Oras. Dalawang taon na tayong nagpapasko nang hindi magkakasama. Ipinagdiwang natin ang pinakamasayang araw ng taon sa kanya-kanya nating mga bahay. Bagamat masaya rin naman ang mga nagdaang kapaskuhan. Iba pa rin yung magkakasama tayo. Sa pagbunita sa araw ng kanyang kapangalanan. Kaya ngayong taon, babawi kami. Ipadarama namin sa inyo ang aming pagmamahal at pasasalamat. Dahil miss na namin kayong lahat. Because
is us. Merry Christmas, mga kapuso. Love 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 is us. Merry Christmas, mga kapuso. Merry Christmas, mga kapuso! Love is us! 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 Merry Christmas, mga kapuso! Hello, this is Nelson Canlas. Nabibitin ba kayo sa chikahan natin sa mga celebrities sa 24 oras? Well, we heard you. Meron ang Updated with Nelson Canlas, the first ever showbiz podcast of GMA News and Public Affairs. Dito, mas mahaba, mas malalim, at mas candid ang chikahan natin with celebrities. New episodes drop every Friday. Stay updated, huwag pa huhuli sa chika. Late na si Papa sa work, ay nagka-cry man ay paano ako makapanaw ka, ay nagka-cry-cry ka. Big girl nun, di ba? Di tingin kay Papa? Tingin? Abaw, abaw. Sa house. Wait mo si Mami. Hindi mag-cry-cry. Sa mga kapusong nagbabalak mag-Boracay, simula ngayong araw po, may 100 pisong dagdag na sinisingil na roon para sa accident insurance. Sabi ng kanilang lokal na pamahalaan, optional lang ito at para na rin sa kasiguraduhan ng mga bibisita sa isla. Nakatutok si Oscar Oida. Dahil sa white sand, clear turquoise waters at breathtaking sunset, isa ang Boracay sa itinuturing na top beaches, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Bago makapag-enjoy sa isla, kailangan magbayad ng 175 pesos na environmental at terminal fee. At simula ngayong araw, may sinisingil na rin ang lokal na pamahalaan ng Malay Aklan na 100 pesos accident insurance. Optional lang naman daw ito. Hindi man ito mandatory. I-encourage lang. At saka yung offer ng isang insurer na per ordinance natin na para naman yun na protection sa ating mga turista ng Boracay in case merong mangyari, at least meron sila makuha na sa policy na nabayaran ng 100 pesos. Batay sa ordinansa, ito raw ay para masigurong mabibigyan ng agarang financial assistance ang mga turista sakaling masawi o kaya'y masaktan habang nasa isla. Yung mga turista daw na hindi interesado o di kaya'y may sarili ng travel insurance, hindi naman na raw kailangan magbayad ng 100. May table sila dyan sa support. Kung sino yung interested na individual, di yun ang magbibigyan. Hindi ka magsasado, wala naman. Kahapon, umalma ang dating presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa Boracay na si Elena Brugger, sa anya'y dagdag lang na gastusin sa mga turista. Bawat establishmento raw doon ay may binabayaran na umunong insurance taon-taon.
Ang Insurance Commission, wala naman daw nakikitang mali sa akbang ng Malay Aklan LGU. Karapat nang daw ng bawat LGU ang magpasa ng kanilang sariling ordinansa. Pero hindi raw dapat ito maging exclusive sa iisang insurance company lang, alinsunod sa insurance code. No insurance company issued with a valid certificate of authority to transact insurance business anywhere in the Philippines by the insurance commissioner shall be barred, prevented, or disenfranchised from issuing any insurance policy or from transacting any insurance business within the scope of coverage of its certificate of authority anywhere in the Philippines by any local government unit or authority for whatever guise or reason whatsoever, including under any kind of ordinance, accreditation system, or scheme. Sabi ng alkalde ng Malay, hindi naman exclusive ang ordinansa para sa iisang insurance company. Nagkataon lang na iisa pa lang ang nag-a-apply sa ngayon. Open naman to, anybody can apply as long na mayroon silang accreditation sa LDO. Kailangan kasi, ang dapat kasi insurance, dapat mayroon yung office to sa within the municipality. Mahirap kasi kung saan yung walang opisina yan, paano mag-claim natin mga insurer? Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng Department of Tourism. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, ayon sa PAGASA, mababa ang tsansang may mabuo pang bagong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Pero maging I am ready pa rin dahil posible pa rin magkaroon ng pagbabago sa mga susunod na araw. Inaasahan ding unti-unting iihip ulit ang Northeast Monsoon o hanging amihan pagpasok ng Disyembre. Sa ngayon, patuloy ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may ulan na sa Samar at Leyte provinces, pati sa ilang bahagi ng Negros. Sa hapon, ulanin din ang iba pang lugar sa Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Maging I am ready sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa halos buong Luzon, maliban sa Aurora, Quezon, Mindoro at Palawan. Sa Metro Manila, posible pa rin ang localized thunderstorms. Good evening, mga kapuso. Officially, Oma at Apa na, o Mommy and Daddy, sinecrash landing on you stars Son Yejin at Hyun Bin. Nanganak na kasi si Yejin na pagkumpirma ng kanyang agency sa isang Korean entertainment outlet. At good news dahil parehong in good health si Mommy Yejin at ang kanilang baby boy. Nasa abroad naman si Hyun Bin para sa kanyang upcoming spy action film nang manganak ang kanyang misis. June this year, in-announced ng Korean power couple na they are expecting their first baby. At March this year naman sila ikinasal. Congratulations, Yejin and Hyun Bin! Abangan! Pagpapalaya sa mga PDL na may edad na, isinusulong ng Bureau of Corrections, pero may mga limitasyon. At ang pagki-Christmas shopping with a cause ng ilang mamimili sa Celebrity Ukay-Ukay ng GMA Kapuso Foundation. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. You're a star. It's your time to shine. Let it spark with Sparkle, home of the most illustrious names in Philippine entertainment. Sparkle's brightest stars exude brilliance wherever they go.
Sparks fly with Sparkle's endearing love teams. And it's always fun and bright with Sparkada. There's never a dull moment at Sparkle's glamorous celebrations and exciting events. Sparkle artists, world-class talent shine on the global stage. They glimmer as brand ambassadors. And they dazzle at home and abroad. Indeed, Sparkle brightens up the entertainment industry under the guidance and mentorship of the premier star maker, Mr. Johnny Manahan. Expect top-notch talent development and active recruitment. Be a part of Sparkle and enjoy the best of local and global entertainment.
Any jokes around the house that wives can't get their husbands to finish, or doesn't have to just be wives, anybody that can't do the job, doesn't want to do the job, doesn't have the time. Halos triple po ang itinaas ng mga kaso ng dengue ngayong taon kumpara noong 2021 as of November 5. Dumami rin ang namatay ayon po yan sa Department of Health. At nakatutok si Leigh Alves. Todo linis ng kanilang bahay ang magkapatid na Jelmar at Jerry nitong weekend habang walang pasok. Partikular na sinilip ang mga sisidlan ng tubig na kung kaya ay tinatakpan. Ang target, wala nang mapamahayan ang mga kitikiti na nagiging lamok. Nalilinis kami dito kasi may balita na tumataas daw yung dengue cases dito. Mas mabuti na yung sigurado tayo. Pero hindi lang sa Bohol kung saan sila nakatira, dumarami ang dengue. Ayon sa Department of Health o DOH, ang naitalang dengue cases mula January 1 hanggang November 5 ay nasa halos 200,000 na. 192% o halos triple ng bilang na naitala sa parehong panahon noong 2021. Pinakamarami sa mga yan ay naitala sa Central Luzon, sunod sa Metro Manila at Calabarzon. Mahigit 600 naman ang namatay sa dengue. Mas marami rin sa bilang ng namatay sa parehong panahon noong 2021. Pinakamarami naman sa mga namatay ay mula sa Central Visayas, kung nasaan ang Bohol, kasunod ang Central Luzon at Western Visayas. Gayunman, may mga lugar din kung saan bumaba ang kaso ng dengue, tulad sa General Santos City, kung saan 40% ang ibinaba ng mga kaso, ayon sa kanilang City Epidemiology and Surveillance Unit. Ayon sa DOH, malaking factor sa pagdami ng dengue cases ang higher mobility o mas malayang paglalakbay ng marami ngayong taon kumpara sa nakarang 2 taon ng pandemya. Karaniwan daw na nagpipik ang mga kaso tuwing tag-ulan, pagkatapos ay bababa pero muling tataas pagsapit ng Disyembre at Enero. Para iwas dengue, sundin ang 4S strategy ng DOH, search and destroy o pagsira sa mga tinitirhan ng mga kitikiti at lamok na dengue. Suporta sa pagpapausok o pag-spray sa mga hotspot. Self-protection tulad ng paggamit ng kulambo at seek early consultation o maagang pagpapatingin sa doktor kung may mga sintomas tulad ng rashes at pananakit ng katawan. Para sa GMA Integrated News, Leigh Alves, nakatutok 24 oras. Tumirik po ang 6 na power plant sa bansa kaya numipis ang supply ng kuryente sa Luzon grid kanina at umabot pa sa red alert sa isang punto. Nabawasan din ang kapasidad ng 3 iba pang power plant. Ang investigasyon dyan ng Energy Regulatory Commission tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Para sa ilan nating kababayan, mas dama ang Pasko kung may Christmas lights at parol sa kanilang mga bahay. Dagdag kinang din sa Pasko ang mga bonggang mga ilaw sa pasyalan. Pero sa isang statement, nanawagan ng Department of Energy o DOE sa publiko na maging wais sa pagkonsumo ng kuryente. Sinabi ito ng DOE matapos i-anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na numipis ang supply ng kuryente sa Luzon grid kanina. Nagdeklara ng yellow alert ang NGCP na ang ibig sabihin ay hindi sapat ang reserbang kuryente. Nagbabala rin ng red alert sa pagitan ng alas 5 ng hapon at alas 6 ng gabi na nangangahulugang magkakaroon ng rotating brownout. Ayon sa NGCP, 6 na power plant ang tumigil sa operasyon matapos masiraan. Ito ang Calaca 2, GN Power Mariveles 1, Suwal 1, Santa Rita Module 20, Masinloc 3, at San Buenaventura Power Plant.
Tatlong power plant naman ang nabawasan ang kapasidad. Ang Masinloc 1, Masinloc 2 at Magat. Ang total po nung nawala sa transmission system natin ng force outage o bigla ang pagtirik ay 2,309 megawatts. Bukod dun po, meron din tayong mga planta na nag-derate o nabawasan ng kanilang pangkaraniwang ipinapasok sa grid. Ang total po na nawala ay 680 megawatts. Pero pasado alauna ng hapon, inalis na ang red alert. Nananatili naman ang yellow alert. Ayon sa Energy Department of DOE, bumalik na sa operasyon ang Suwal 1 at Masinloc 3 power plant. Paliwanag ni DOE Secretary Rafael Lutilia, walang kakulangan sa fuel o panggatong para makalikha ng kuryente. Ilang planta raw ang naka-forced outage dahil sa power plant tripping. Base sa datos na nakalap ng GMA News Research mula sa NGCP at ERC, ngayon taon, nakailang ulit nang nagkaroon ng forced power outage ang ilan sa mga plantang nagtigil operasyon ngayong araw. Sa Masinloc 3 halimbawa, di bababa sa 6 na beses na itong nangyari. Di bababa naman sa 5 beses sa GN Power Mariveles 1. Sa isang statement, sinabi naman ng Energy Regulatory Commission o ERC na iimbestigahan nito ang insidente. Nag-imbestiga na rin daw sila noong September kung saan ilang planta rin ang tumirik ng sabay-sabay. At nalaman daw naman nila ang dahilan na nauwi sa pagpapalabas ng show cause order sa mga partido. Punto naman ng NGCP, kailangan na rin talaga ng dagdag na mapagkukunan ng enerhiya ng bansa. Talagang kinakailangan ng additional capacity o panibagong investment sa supply side, sa generation side. Kasi pag marami kang supply, hindi natin mararamdaman yung pagpiyok o yung pagtirik ng mga planta kasi may pamalit ka agad. Pero sa sitwasyon na to, yung pasobra nating natitira, kinakain ako nung bigla ang pagtirik ng mga power plant. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sa pagpapatuloy ng celebrity ukay-ukay ng GMA Kapuso Foundation sa Noel Bazaar sa World Trade Center, mas nagniningning ang pagiging mapagbigay at mapagmahal ng ating mga kapuso ngayong palapit na Kapaskuhan. Marami kasi sa kanilang nabiling gamit, ipanregalo o ibabahagi sa mga nangangailangan. Mula pa noong 2014, nakagawian na ng pamilya ni Ruby Ann mula sa Cabuyao, Laguna, ang pagki-Christmas shopping sa Noel Bazaar. Isa sa kanilang binabalik-balikan, ang celebrity ukay-ukay booth ng GMA Kapuso Foundation. Ang ilan kasi sa mga damit na kanilang binibili ay binabahagi rin nila sa mga nangangailangan. Yung iba for keeps, lalo na yung mga celebrity items. And then yung iba naman, dinodonate din namin sa mga nasasalanta or dun sa mga friends na nangangailangan talaga. Ang 9 na taong gulang naman na si Alex. Game na game na nakabid sa ating celebrity auction. Mula sa kanyang sariling ipon na imine niya ang dress ni Kapuso actress Carla Abellana na ireregalo niya raw sa kanyang mommy, MJ. Sinikret ko muna sa kanya, tapos nung inilabas na po sa stage, nag-raise na po ako ng hand. Mommy, I love you so much. Thank you for always supporting me and Merry Christmas. This is my gift to you. I'm so touched. I'm so lucky to be your mom. She's very sweet talaga and you'll always be my best friend forever. Sa muling pagbubukas ng Noel Bazaar nitong Biyernes sa World Trade Center, todo pa rin ang support na ipinakita ng ating mga kapuso. Nakita natin, no, ang haba na ng pila sa labas. So, syempre, excited kami, especially after 2 years na nawala, no, dahil sa pandemic. Maaari pa rin po ninyong bisitahin ang Celebrity Ukay-Ukay booth ng GMA Kapuso Foundation sa Noel Bazaar hanggang Miyerkules, November 30. Talagang tinatangkilik nila. I'm very happy kasi yung ukay-ukay booth, lahat ng sales, 100% of all sales will go to supporting GMAKF programs. Kita niyo naman po sa likod ko, napakadami pong items for sale. Mga kapwa ko kapuso ang mga nag-donate po. At sa mga nais naman makiisa sa aming mga project, maaaring magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luelier. Pwede rin online via GCash, Shopee at Lazada. Mga kapuso, bilang paghahanda sa pagpapalit ng taon,
Magkakaroon po ang GMA Kapuso Foundation ng Ngiting Kapuso Pustiso Project na may temang Bagong Taon, Bagong Ngiti, Bagong Pag-asa. Libreng partial dentures po ang ating handog sa mga kapuso na may edad 16 hanggang 55 years old na walang 3 hanggang 6 na ngipin sa harapang bahagi. Hindi na kinakailangang personal na pumila para makapagpalista. Tumawag lamang sa mga contact numbers na naka-flash sa inyong screen simula bukas, November 29 hanggang December 10, 9 a.m. to 5 p.m. Abangan ang pinailawang tulay sa Pasig at Quezon City na simbolo ng Pasko, malapit na ring mapasyalan. At ang tugon ng customs sa apila ng ilang trucking group na pabilisin ang pagpapalabas ng mga delivery sa pier sa pagbabalik yan ng 24 oras. Sa Millennial, iniimbitahan namin kayo na makiselebrate sa aming 20th anniversary. Happy anniversary! Happy anniversary! Hashtag MPK! Lagi may magandang aral na napupulot ang ating mga kapuso. Pagpatuloy ninyo ang paglahad ng mga totoong kwento na kapupulutan ng maraming aral. Congratulations to you, more power! More years to come! Congratulations, magpakailanman! Sana mas marami pa po kayong taon sa telebisyon. Hashtag MPK's 20th anniversary celebration! Mabilis magbago ang mundo at ang daming naiisip ng tao. Hatid ng Next Now ang latest sa science and technology. Maging updated sa groundbreaking inventions. Hello there. At mga makabagong solusyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Actually creates a huge impact. Tunghayan ang episodes online dahil sa GMA News and Public Affairs Digital. We show you what's next now. At lahat ng income ko talagang ginagamit ko para sa mga bata ko. And I'm very, very inspired working right now because of that, because of the blessings I received from God. Kita ko talaga, ma'am, na nag-i-increase yung motivation din nila. Zero absentees every day, that is a manifestation. We'll be right back.
flexor muscles that will bring their joints and appendages in towards the body, but they don't have extensors. And instead, they do that with hydraulic pressure that they generate inside of the main cavity or chamber of their body. And that means... Ngayong maraming nakaabang sa mga balikbayan box at padala, nagpapasaklolo na ang ilang trucking group. Baka raw dapat pabilisin pa ang pag-release ng mga delivery sa mga pier. Ang tugon ng customs, tinutukan ni Mariz Umali. Sa isang kalya sa Hong Kong, abala sa pag-iimpake ang magtsahing Marites, Robilian at Ruth na mga lalamanin ng balikbayan box na ipadadala nila sa mga kaanak sa Pilipinas ngayong ilang linggo na lang magpapasko na. Anong laman yan, ma? Ay, chocolate po, coffee, oatmeal, sabon. Si Marites halos 3 dekada na raw namamasukan bilang domestic helper sa Hong Kong at nakagawian na raw nila itong gawin taon-taon. Kayo papadala yan? Kamama ko po, mali po si tita yung, ano, siya po yung pumili, tapos kami lang po yung nagpapakabili. Umaasa silang aabot ang ipadadala nilang balikbayan box sa kaanak sa Pasko. Pero sa samot-saring problema raw na kinakaharap ngayon sa mga pier, nangangamba ang mga trucker na baka hindi ito umabot sa mga pagbibigyan sa inaasahan nilang oras. Pinakamalala raw nilang problema kung paano isasauli at kakargahang muli yung mga container van na na-i-deliver ng laman. May mga truck daw kasi silang 1 hanggang 2 linggo nang di pa nakakargahan ng bagong kargamento dahil punuan daw sa pier, kaya hindi rin makabiyahe. Yung mga kargamento na continuously dumadating papasok dito sa ating mansa, halo-halo na yan. Mga raw materials para sa ating PESA zone, mga balikbayan boxes, mga finished products, halo-halo na yan. At yun yung maiipid dyan. Ang isang worry namin at this point in time, may mga barko na nakaparada dyan sa Manila Bay waiting for their turn para makapag-berth sa loob ng pier. Sa Manila International Port, may 5 barko ang kasalukuyang dinidiskargahan ng mga kargamento at 17 pa ang naghihintay na makapasok. Habang sa South Harbor, 3 ang dinidiskargahan ng mga kargamento, 6 ang naghihintay pa makapasok habang may 2 pang paparating na mga barko. Kaya naman nananawagan ng mga trucking groups sa kinauukulan na tignan na ang sitwasyon sa port para maayos ang mga biyahe ng mga truck. Hindi lang yung isipin namin kung aabot, but definitely may gasto silang isishare. Kasi sa bawat delay ng release ng kargamento at the port, as what Mr. Teddy said is, there is a corresponding additional charges. Kinukuha pa namin ang panig ng pamunuan ng mga pier. Ayon naman sa Bureau of Customs, may mga ginagawa namang paraan para mapabilis ang paglabas ng mga balikbayan box sa mga pier. We have an parang express lane to na pinoprovide to facilitate the expedited clearance po ng mga balikbayan boxes. Ang nangyayari po is wala na pong physical examination yung sinasabi nila na pinubuksan yung mga boxes. Mm-hmm. Unless meron pong makita o ma-detect doon sa containers na kainainala or in commercial quantity. Paalala ng Bureau of Customs para hindi mabiktima ng mga fly-by-night na forwarding company, piliin ang mga lehitimo at nasa listahan ng DTI at BOC na mga accredited consolidators. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Isinusulong ng Bureau of Corrections na madagdagan ang mga napapalayang preso, edad 65 taon pataas. Paraan din daw ito para mapaluwag ang mga kulungang sobra ng inmates sa kapasidad. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa sobrang siksikan, halos magkapalit-palit na raw ng mga mukha ang mga preso sa iba't ibang kulungan sa bansa, tulad sa Bilibid. Isipin nyo na lang kung paano mabubuhay sa ganito ang mga may edad na. Tulad ng isang ito na binubuhat na lang ng mga kapwa preso dahil di na nakakalakad. At iba pang matatandang pinalaya nung nakaraang linggo. Sa Bilibid pa lang, halos 3,100 na ang edad 65 hanggang 70. Sa datos ng Bucor, halos 3,100 ang bilang ng preso sa Bilibid na nasa edad 65 hanggang 70. Kabilang sila sa nasa 30,000 nakakulong sa Bilibid na meron lang kapasidad para sa 6,000 preso. Talagang payat, matatanda na, no? Then so much congestion in the area. That might contribute for them to yung health problem. Oh, di ba ang dami nating namatay?
Kaya ang target ngayon ng Bureau of Corrections sa Bucor, madagdagan pa ang mga pinapalayang may edad 65 pataas gamit ang executive clemency o parole o ang kapangyarihang magpatawad na ibinibigay ng konstitusyon sa isang pangulo. Hiniling na raw ito ng Bucor kay Pangulong Bongbong Marcos. Based on his pronouncements na he want a compassionate justice under his administration, we can ask him. Kabilang sa pwedeng pagbatay ng pinag-aaralan na ang executive order ni Pangulong Gloria Arroyo noon. That if you have reached the age of 70, you can all apply for parole. Ang pagpapalaya sa mga matatanda ay isa lamang daw para ng Bucor para ma-decongest ang new beleaguered person na sa ngayon ay nasa 500% na over-congested na raw. Based on the studies daw, itong 65 years old and above, a big percentage of them would not want to commit another offense or crime. So parang harmless na sila. Pero bukod sa edad, dapat ding pumasa sila sa mga panuntunan na itinakda ng Board of Pardon and Parole. May good moral conduct na napagsilbihan na ang minimum ng kanilang sintensya. Hindi raw kasama sa binabalak na palayain ang mga nahatulang guilty sa karumal-dumal na krimen o sa mga kaso may kinalaman sa bentahan ng droga. Ibang usapan ang drug offender. Eh kung naano naman na siya, na rehab na siya, and tapos yung good conduct niya naman eh maganda. Habang hinihintay yan, ililipat muna sila mula sa Bilibid patungo sa ibang kulungan, particular sa Fort Magsaysay. Bubuo na raw ng task group para dyan. Nakipagpulong na rin ang Bucor sa mga eksperto sa jail management, mga abogado at mga nasa akadim na tutulong sa mga ipapatupad na reforma sa Bucor. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. At huwag palampasin ang mga celebrity na certified kapuso pa rin after 10 years matapos mag-renew ng kontrata. Tuloy-tuloy ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. Maraming salamat sa mga patuloy na nangangarap kasama ang Startup PH. This show really inspires me to never stop reaching for my dreams. Great visuals and cinematography make each scene an excellent success. My family gets to sit and watch together with so much kilig. Hands down, winner talagang acting ni Alden and Bea. Napabilib din natin ang producers ng original Startup. Kapit lang sa mga pasabog in the final weeks. Startup PH. Life hasn't been easy lately, so we're here to make your day, featuring amazing, funny, and heartwarming stories to bring you something bright and sweet and get you dancing through tough times. Simple joys that remind us of the many reasons we can still smile. Cleanse your timeline with Make Your Day. Join us on YouTube and Facebook and share your stories too. Let's spread more awesome, wholesome content out there. Make your day! Quarter po ay meron po kaming ibinibigay na activity sa bata to evaluate the student's learning. Ang bilao po ay ginamit po nilang material at yun po ang tinatawag po kasi po namin yung localization of the output of our students. So sinamahan po nila yan ng recyclables para
mas ma-develop din po yung creativity at resourcefulness ng mga estudyante. At awareness with regard to our environmental issues po, discrimination din po against the LGBTQIA+ community, sama din po yung physical and mental health issues at marami pa pong iba. Naging mainit ang pagtalakay sa panukalang tanggalin ang parusang kulong sa krimen ng libel. Kung si Senador Raffy Tulfo ang tatanungin, mga lehitimong miyembro ng media lang ang dapat ma-exempt dyan. Pero ayon sa ilang ekspertong humarap sa Senado, maaring negatibo nitong maapektuhan ang citizen journalism. At nakatutok si June Veneracion. Bilang isa ring miyembro ng media, tiyak na raw na maghahain si Senador Raffy Tulfo ng panukalang batas para alisin ang parusang kulong sa kasong libel. Sa ilalim ng umiiral na batas, ang libel ay may kaakibat na parusa na hanggang 6 na taon na pagkakakulong na may kaakibat na multa. Ayon sa mga media group na dumalo sa pagdinig ng Senado, nagagamit umano ang libel bilang sandata para patahimikin ang media. Pero ang gusto ni Tulfo, mga lehitimong miyembro ng media lang ang dapat exempted sa kriminal aspeto ng libel, at hindi yung sudo o yung hindi tunay na media. I will still go for decriminalizing libel, pero siguro on certain groups, pag sa mga traditional media, yung mga may accountability. Pero hindi sumang-ayon dito si UP Professor Danilo Araw, na isa sa mga naimbitahan sa pagdinig. Napansin, meron tayong distinction between ordinary people and professional journalists na di-defeat po yung purpose
ng citizen journalism. Marami natutuwa itong pagsasalita mong yan. Marami pumapalakpak na mga extortionist. Salamat, Mr. Arau. Mabuhay ka, Mr. Arau. So kami mga extortionist, kami ng mga walang hiya, okay na, pre as a bird na kami. Pwede na kami tumira. Ang secretary ng National Press Club, hindi raw pabor na i-decriminalize ang libel dahil ito daw ay paraan para mapanagot ang media kapag mali ang kanilang ibinarita. Paano naman po ang protection sa nung mga nasaktan? Hindi na nagkaroon ng pagkakataong makasagot dito ang ilan pang miyembro ng media na naimbitahan sa pagdinig. Ang usapan patungkol sa pag-decriminalize ng libel ay tinalakay sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media tungkol sa paglaganap ng fake news lalo na sa social media. Sa pagdinig, sinabi ng Verifiles na sa kanilang tansya, nasa 20% ng mga lumalabas na impormasyon sa Facebook ay hindi raw totoo. Sa pagpasok ng social media, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok at iba pa, kahit sino ay pwede na magpakalat ng report na hindi dumadaan sa editor. Kaya tuloy ang daming mga maling impormasyon ang kumakalat sa social media. Kaya sabi ni Senador Sherwin Gatchalian, isa marahil sa mga batas na dapat isulong ay ang pagparusa sa mga social media platform. Pero may agam-agam tungkol dito ang National Union of Journalists of the Philippines dahil tulad ng libel, baka magamit daw itong sandata para mapatahimik ang media. Nakita din naman po natin ano, may mga batas tulad ng libel at yung Bayanihan to Hilas 1 Act na nagamit po unfortunately sa pagpapatahimik ng ilang mga mamamahayag at ilang mga tao on social media. Ayon naman sa Office of Cybercrime ng Department of Justice, nakikipagtulungan naman sa mga otoridad ang pamunuan ng Facebook. Sa datos na nakalap ng NBI Cybercrime Division, nasa 84 million ang mga gumagamit ng social media sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. 10 years and going strong ng Certified to be Kapuso sina Thea Tolentino at Rogen Cruz na parehong nag-renew ng kanilang contract sa Sparkle. Ang iba pang signed for stardom muli kilalanin sa chika ni Nelson Canlas. Dalawang taon pa lang sa industriya pero unti-unti nang nakikilala ang galing ni Angel Guardian. Bukod sa mainstay runner siya sa Running Man Philippines, cast din siya ng Kapuso Primetime series na Manopo Legacy, The Flower Sisters. I need to see you. Sobrang grateful po ako. Sobra. Kasi di naman po lahat, diba, nabibigyan ng opportunity. Sobrang tinitreasure ko po yun. Second chance naman kung ituring ni Anjo Damiles ang pagsabak sa ilang proyekto sa GMA. Sa mga managers ko and to GMA, to our GMA bosses, thank you so much for believing and trusting. Kapuso pa rin si Thea Tolentino, isang dekada mula nang maging female grand winner sa Prodigy, The Battle for the Big Artista Break. Sunod-sunod na ang mga naging roles niya sa GMA projects, kaya't napamahal siya sa mga Kapuso. Sobrang alaga talaga. Nakita naman natin sa mga shows ko. Talagang lahat ng projects na binigay nila sa akin, nag-shine ako. Halos isang dekada na rin nang maging Kapuso muli si Rogen Cruz. Mula sa kanyang role sa My Husband's Lover, buo-buo ko para sa iyo. Iba't ibang karakter na rin ang kanyang binigyang buhay. Dito talaga ako nag-grow as an artist, as an actor. Thankful talaga ako. Ang Signed for Stardom ay isang magandang simula para sa mga Sparkle artists. And 2023 is looking good. Makikita natin ang mga Sparkle talent sa iba't ibang shows ng GMA. May plano rin tayong mga shows abroad, so abangan yan. And maraming naka-line up na movies. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Up next, Kapuso News personalities at celebrities, pinasaya ang face-to-face reunion ng Kapuso Brigade members na first time nakapag-bonding mula ng magka-pandemic. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Horas. The
blockbuster coming-of-age hit of the 80s and 90s gets a fresh twist. A new generation of stars na magva-viral tuwing hapon. Underage, January 2023 on GMA. Items na huwag masyadong nagko-consume ng mga plastics, and kung meron man, I just recycle them and create into something new. For example, yung ginawa ko yung computer keyboards, kinakalas ko, imbes na itapon, nagiging jewelry siya, pwede rin bookmarks, pwede rin earrings, and so forth. Inspiration also from other artists. Find what you really like to do. Be original, be creative. Initial thinking ko, bata pa ako, hindi ko siya papansinin, aalis ako. So, iiwas ako sa kanya kasi grade 4 lang ako noon. So, wala pa sa utak ko yun. Ang nasa isip ko noon, maglaro.
Tapang Startup PH ang isang tulay ngayon sa pagitan ng Pasig at Quezon City. Pero kumukuti-kutitap sa saliw ng musika, kaya tinatawag ding Bridge of Lights. Live yang tinutukan ni Chino Gaston. Chino? Mel, hindi Christmas tree kundi tulay ang tumatayong simbolo ng Pasko dito sa Parklinks Estates na tumatawid sa pagitan ng Pasig at Quezon City. Agaw pansin na sa laki ng arko, inilawan pa ng iba't ibang spotlight ang bagong landmark na ito sa pagitan ng Pasig at Quezon City. Ito ang tulay na binansagan ngayong Bridge of Lights dahil sa mga ilaw na tila sumasayaw sa saliw ng musika. Ang Light and Sound Show, hudyat na pagbubukas ng isang development sa lugar na pwede ring pasyalan ng publiko. Hindi lang kasi mga sasakyang dimakina ang pwedeng dumaan sa tulay. Simula sa Sabado, December 2, pwede na ring dumaan dito ang mga nagbibisikleta, pati mga tao tulad ng joggers. Pagkagat ng alas 6 ng gabi naman, ang mismong light show na balak gawing taunang tradisyon tuwing Christmas season. So aside from these parks, no, magkakaroon din tayo ng biking and jogging trails. Kasi gusto talaga natin na umikot sila dito at yun, mahalin yung river natin. Mel, sa mga balak magpunta rito simula Sabado, magsisimula po yung light show ng alas 6 hanggang alas 9 ng gabi at inaasahang madaragdagan pa yung ilang features ng light show sa mga susunod na araw. Tandaan po, tatagal ang light show hanggang January 7 sa susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Balik sa inyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Dumating na po sa bansa ang isa sa mga United Nations Special Rapporteurs. Kanina dumalo si UN Special Rapporteur on the Sale and Sexual Exploitation of Children, Mama Fatima Singhate, sa plenary session sa Kamara. Sabi ng Presidential Human Rights Committee Secretariat sa GMA News Online, dumating kahapon ng hapon si Singhate. Nag-courtesy call na raw siya sa DFA, nakipagpulong din daw sa DSWD. Nakatakda rin siyang makipagpulong sa iba pang kagawaran, civil society representatives at private sector stakeholders. Nakatakda rin siyang bumisita sa ilang lugar sa bansa. Ayon sa DFA, ang pagbisitang ito ni Singhate ang first official visit ng isang UN Special Rapporteur mula pa noong 2015. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na tatlong UN Special Rapporteur ang darating sa Pilipinas. Isa raw dyan ay inibitahan mismo ng DOJ para mapaunlad ang larangan ng forensic pathology na makatutulong sa mga investigasyon pati sa issue ng EJK. Christmas came early para sa ilang Solid Kapuso Brigade members. Muli kasi nilang nakabonding in person ang ilan sa kanilang hinahanga ang Kapuso stars and personalities this weekend. Ang masayang dilang reunion sa chika ni Aubrey Carampel. Party mode ang Kapuso Brigade members sa kanilang grand eyeball nitong weekend. First time after the pandemic kasi na muli nilang nakita at nakabonding in person ang mga hinahangaan nilang Kapuso stars and personalities. Kabilang sa mga dumalo, sina GMA Integrated News anchors Pia Arcangel at Ivan Mayrina na nagparaffle pa ng prizes. Nandoon din ang GMA Integrated News reporters na sina Mav Gonzalez at John Consulta, na soon ay magiging hosts na rin ng GMA documentary program na Eyewitness. Of course, it's always good to be in the company of people na sumusuporta sa'yo. It's a safe place, it's a happy place, at nakakatuwa na makasalamuha sila na usually digital. Nakakatuwa na ngayon na may pagkakataon na muling magsama-sama in person and physically para magpasalamat kasi hindi talaga tumigil yung suporta ng Kapuso Brigade sa ating Kapuso Network. So very big thing ito na yung first announcement nito ay sa kanila dahil alam ko na itong mga to ay taon na rin sumusuporta sa GMA. So we want to share this blessing with them also. Maraming salamat sa suporta nila na talagang hindi kayang pasalamatan ng salita lamang, but we are truly thankful for all of you, mga Kapuso.
Nakiparty rin si Manu Paul Legacy The Flower Sisters star Rafael Rosel na nagpakilig pa ng fans. Full force naman ang NCAA courtside reporters with NCAA hosts and sports anchors Martin Javier and Martin Coach Hammer Antonio. Present din ang Team Jolly na sina Allen Ansay at Sophia Pablo kasama ang kanilang Love is Caught in His Arms co-stars na sina Sean Lucas, Rahil Biria at Vince Maristella. Well-deserved nila kasi grabe yung effort nila sa lahat ng bagay, sa pag-support sa lahat ng shows, and they really take time to invest in Kapuso Stars. Talagang minamahal nila kami ng buong. Nakakatuwa lang kasi ayun, kumpleto pa rin sila at wala pa rin silang sawang sumusuporta sa ating mga Kapuso artists. Present din ang ilang Sparkada stars, gaya ni Abot Kamay ang Pangarap actor Jeff Moses na nagpakita ng TikTok moves. Naroon din sina Chanel Agustin, Sandro Mulak, Carlos San Juan at GMA music artist Anton Paras. Di rin siyempre nagpahuli ang Kapuso Brigade teams na naghanda rin ng kani-kanilang dance numbers. First time po kasi, kaya masyado memorable po at super saya. Kapuso forever! Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. At yun ang mga buhay naman akong Chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Mga Kapuso, 27 days na lang. Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.